Okay guys, magsisimula tayo sa pagtanggal ng mga tangkay ng sili. So lahat ng tangkay kailangan nating tanggalin upang hindi masama sa gilingan. At pag natapos na, kuha naman tayo ng blender at doon natin ating gigilingin ang ating sili. Tapos lagyan natin ng kalahating basong tubig nang sa ganon maging pantay ang pagkakagiling niya at hindi mahirapan sa blender. Hayaan lang nating umikot-ikot yung blender hanggang sa mapino kagaya ng nakikita nyo sa video. Tapos kung okay na, patayin na natin yung blender at kukuha naman tayo ng kawali, paiinitin natin ito. Yung medyo malaki-laking kawali kasi mga 6 na litrong tubig ang kailangan nito. Tapos medyo lakasan natin yung apoy hanggang sa kumulo o maluto na yung sili. Hayaan lang natin siyang kumukulo, medyo lumayo lang tayo ng konti kasi yung amoy nito ay talagang mahahatching ka sa sobrang anghang. Iwasan din natin yung medyo lumapit ng matatalsikan tayo kasi talagang masakit sa mata. Okay, lagyan natin ng 6 na litrong tubig. Ito yung magsisilbing sabaw natin. Okay, pagkatapos nito, kuha tayo ng mga 2 cups na corn starch. Tutunawin lang natin to gamit ang tubig. So, lagyan natin ng tubig, mga 500 ml. Halu-haluin at hanggang sa matunaw. Ito yung magsisilbing slurry o palapot ng ating hot sauce. Ayan, ganyan. Tunaw na yan. Tapos, timplahan muna natin to ng asin. Tapos, bechin. Saka paminta. Tapos, ang pampakulay natin, food color ulit. Tulad nung gamit natin sa lugaw. So, itong food color na to, I think safe naman to. Kasi, usually, lahat na halos ng pagkain natin, yung mga instant, ginagamitan ng food color. Kaya, siguro naman, hindi naman masyadong masama ito sa kalusugan. So ayan, magkukulay orange na siya na medyo malapit na sa pagkapula. Tapos pag kumulo, pwede na nating lagyan ng ating slurry. Ayan. So diretso halo lang para hindi ito magbuo-buo ng isang lugar lang at naging pantay ang kanyang pagiging pagkalapot. Tapos diretso lang ang halo, hayaan natin lang siyang medyo kumulo-kulo. Huwag nating pakukuloin ng sobra para hindi maging totong yung ilalim. Kailangan diretso lang yung halo natin. Yan, palapot na siya ng palapot. So hanggang sa makita na natin yung ating inaasam na lapot lang. Hindi masyadong malapot, hindi masyadong malabnaw, yung katamtaman lang. Ayan, medyo pantay na, ganyan ang ating consistency ng ating hot sauce. So maya maya, pwede na nating patayin yung apoy. Kasi habang umiinit yan, diretso yung lapot niya. Makikita natin na may nagmumula ng mga bubbles o bula-bula doon sa gilid ng ating kawali. Indikasyon na iyon ay malapit na siyang kumulo. Ayan. So kung mapapansin nyo, meron ng bubble sa mga gilid-gilid, pwede nang patayin. So pagka lumamig, medyo pwede na nating isalin sa lalagyan na ating lagayan ng hot sauce. At ayun, pwede na rin natin siyang gamitin sa ating mga lugaw, pares o umami. So katulad nung nasa video, ganyan yung aking lalagyan. At tetesingin natin dito sa ating goto. So ayan, tsak na talab yung anghang yan. At the same time, may lasa yung ating hot sauce. So mawiwili talaga yung ating mga customer. Hanggang sa muli, maraming salamat.